Ayon sa hapong ito ay tungkol po sa SIDS. Ah, hindi ho yung SID na buto, hindi. SIDS. Ano bang ibig sabihin yan? Sudden Infant Death Syndrome. Okay. It refers to sudden, so bigla, and unexplained death of an otherwise healthy baby, typically during sleep and habang natutulog po, and usually in babies less than 1 year old. Yung exact cause po kung bakit namamatay yung baby ay hindi po alam. It remains unknown. So ganito po, ano, less than 1 year old, bigla lang hong namamatay while sleeping, na hindi nga ho alam kung ano ang dahilan. Alam niyo ho ba na merong ganito? No? Kaya kita niyo sa mga movies, may mga sinisisi ng father, ang mother, kasi pinabayaan daw yung anak, kaya nagkaganon. No? Hindi ho kasi lahat ng tao ay alam ang ganitong sitwasyon na meron hong SIDS o Sudden Infant Death Syndrome. Marami ang hindi nakakaalam ng ganito. Kaya lahat to ng mga nag-aalaga ng baby, mother, siblings, itong kasambahay na ang talagang role nila sa bahay ay alagaan yung baby. No? Napakahirap po kasi mapagbibintangan kayo na napabayaan nyo o baka nalaglag o kung anong nangyari o baka sadya ninyong tinabunan ng unan. Yung ganun ho ba, no? Kasi ho, walang maniniwala. Halawa, kayo lang dalawa ng alaga mo. Wala hong maniniwala na wala kayong ginawa. Dahil bago natulog yung baby, okay na okay pa. Tapos nagbantay lang kayo, biglang wala na yung baby, no? So, mahirap po yung ganito, no? Even sarili niyong husband, no? Pwede kayong pagbintangan, ano? Na kayo naman, siyempre, wala naman kayong kaalam-alam kung bakit po nangyari yung ganun, no? And I presume na marami sa ating listeners and televiewers, hindi rin po alam ito o baka ngayon lamang po ito narinig. So, basta ho, wala pa sa isang taon, mag-iingat ho kayo. Or hindi kaya, pag-aalaga kayo ng baby, lalo na kung nagpapatulog kayo, kailangan ho lagi kayong magkasama. So, sabihin, huwag ho yung kayo lang dalawa sa kwarto ng baby. Kaya nga ho, ang mga ganito kaliit na baby, dapat ho yan sa gabi, kasama sa kwarto ng mag-asawa. No? So, lalo na kung ang role ninyo is babysitter. So, mapagbibintangan ho talaga kayo, no? Baka masaktan pa kayo ng amo ninyo. Kasi siyempre ho, maghi-hysterical yan, ha? And sabi ko nga sa inyo, kahit ho husband hindi maniwala sa wife na wala siyang ginawa. Bakit kaganin yung baby? Kahit na ho kapatid, hindi rin maniniwala yung magulang na walang ginawa yung kapatid niya. Ba't kaganon, no? So, mag-iingat ho kayo sa isang taon, less than. Kailangan ho, pag nag-aalaga kayo ng mga ganyan, may kasama kayo habang alaga niyo siya. Lalo na ho, pag magpapatulog kayo at babalikan niyo after ng tulog. Kadalasan ho, dadatnan ng nag-aalaga, wala na ho, hindi na humihinga ang baby. No? Ang mga factors so affecting SIDS, yung sleep environment ho. So, yung sleeping position ng baby, kadalasan ho, they are on their stomach or sides. Nakatagilid ho o nakadapa. Yan po ang mas higher ang risk. Kailangan ho, nakatihaya. And, kailangan ho, nakatihaya. And sa beddings naman ho, kailangan ho, soft beddings. Kailangan ho, loose blankets. Yung mga toys ho niya, sa crib niya, ayan, can pose suffocation risk. So, pag matutulog na ho ang baby, tanggalin niyo ho lahat ng pwedeng makadagan sa kanya, no? At yung ibang baby ho, may have some undetected brain abnormalities. So, ibig sabihin, pagka
pagkapanganak, hindi ho alam na may brain abnormalities na nag-i-interfere sa breathing regulation habang natutulog. Siyempre, kung wala naman kayong napapansin na kakaiba, hindi naman ho kayo magpapa-CT scan o ano pang test sa baby. At yung mga maliit ho ang timbang na baby or premature, they are more vulnerable due to underdeveloped system. So, yung mga low birth weight na baby, mas vulnerable ho yan. Kasi, hindi pa ho develop lahat ng system nila sa katawan, no? Yung mga 7 buwan lang po. Respiratory infection, syempre ho, pagka may infection, importante ho na yung first trimester pa lang ho ng pregnancy, magpa-check up na ho kayo sa inyong OBGYN, no? Ayaw ho ng mga OB ang wala ho kayong history or record sa kanila. Then biglang manganganak na kayo, no? Kasi yung maraming factor tulad hindi alam ng doktor kung suwi, hindi ho alam ng doktor kung may lahi ng eclampsia, pre-eclampsia. Hindi ho alam kung may history kayo ng mga miscarriage, no? So, ayan po, no? Kaya kailangan ho ang prenatal care. And also, yung mga young maternal age, ha? Lalo na ho yung below 20. Medyo high risk po yan, no? Mga anak ng SIDS. And for prevention, so kailangan ho ng safe sleep practices. So, di ba ho minsan tinatabi nyo sa kama yung baby, maganda ho may sarili siyang crib at nakatihaya. Yung mga pacifier ho, ayan, may reduce, nakaka-reduce ho yan ng risk ng SIDS. Avoid overheating. So, yung damit ho ng baby dapat appropriate for the room temperature. Kung naka-aircon, siyempre medyo balot. Pero ho, kung walang aircon, dapat ho yung mapresko lang siya. Tight yung mga clothing ng baby. And of course, yung mga substance abuse. Pagka ho umiinom ng alak, nagda-drugs, or other substance abuse during pregnancy. Siyempre ho, maapektuhan ang development ng baby and increase ho ang risk niya na magkaroon ng SIDS. And yung mga mother under the 20, pagka mas bata pa sa 20 years old, mas increase ho ang risk ng mga anak yan at magkaroon ng SIDS. And other risk factor, ang male gender ho, boys are slightly more likely than girls to die from SIDS. Infant between 1 and 4 months older are at higher risk. Yung isang buwan ho hanggang 4 na buwan, mas dyan ho nangyayari yung mga yan. Family history, kung meron ho sa pamilya na nagkaroon ng history ng SIDS. Exposure to tobacco smoke, yung mga exposed ho sa secondhand smoke, kahit na ho during pregnancy and even after birth. So, may mga ganun hong pangyayari. Bigla na lang hong hindi na nagising yung baby, no? So, it is nice for you to know that there is such a thing, no? Also, yung when the baby sleeps on their mouth or in the soft sleep environment, pwede ho kasi maka-inhale yan ng air na they just inhaled, exhaled. Siyempre, mas maraming carbon dioxide yan and less ang oxygen. Pagka hindi ho na-recognize ng brain ng baby, they may not wake up to adjust their position or increase breathing. Lalo na ho kung yung bahay ay napakaliit lang, so medyo congested ho, maraming nakatira. So pagka naka-inhale ho yan ng carbon dioxide, pwedeng galing ho sa sarili niyang paghinga. At pwede rin ho sa mga kasama sa bahay, no? Kaya kailangan ho may ventilation. Buksan niyo ho yung mga bintana kapag ganun, no? Yung mga mother din ho na manginginom, ha? So ayan, syempre ho mas increase ang risk na magkaroon ng ganitong pangyayari. And katulad ho nung nabanggit natin kanina,
yung baby ho na na-expose sa passive smoke, so or secondhand smoke, yan ho ang one of the most significant and well-documented risk factor for sudden infant death syndrome or SIDS, no? Both yung smoke from the burning end of the cigarette and the smoke exhaled by a smoker. So, ibig sabihin ho, active smoker, yung naninigarilyo mismo at yung passive smoker, pareho ho yung nakaka-harm sa baby. And yung paninigarilyo ho, pagbuntis, nakakahinga ho ng harmful chemicals ng baby tulad ho ng nicotine and carbon monoxide. Nakaka-affect ho yan sa lung and brain development ng baby. Saka ho ang baga niyan or lungs, hindi pa ho fully developed, no? They may have a smaller, weaker lungs, no? Which can impair yung ability to breathe efficiently after birth. And yung passive smoker ho, o passive smoke, nakaka-interfere ho yan ng development ng brain areas na nagko-control ho ng paghinga and arousal to sleep. Nakalimutan ko sabihin sa inyo. When we say secondhand smoke, ibig sabihin ho, yung smoke na galing ho sa sigarilyo ng tao. While active smoke, yan ho yung usok galing sa naninigarilyo mismo. So, yung mga baby ho na exposed sa secondhand smoke or passive smoke, yan ho yung very harmful ho yan sa baby, no? At saka yan ho well documented sa pagiging isa ho sa cause ng pagkakaroon ng SIDS. Ang sigareto, marami siyang toxic chemicals, kaya ho yung secondhand smoke or passive smoke, ayan ho. May isang cigarette ho kasi contains over 7,000 chemicals. Isang stick lang ho ito ng cigarette, ha. So, for prevention, kailangan hong i-avoid ang exposure sa passive smoke both before and after birth. So, buntis pa lang ho kayo, iwasan nyo na hong ma-expose ang baby sa usok ng sigarilyo. Quitting smoking, ha. The best way is to protect the baby, ha. Creating a smoke-free environment. Kailangan ho, walang amoy sigarilyo. Also, there is such a thing as third-hand smoke. Oh, so, kung yung may first, may second, galing ho sa... Yung first, yun ho yung mismo kayo ang naninigarilyo. Yung second, yun ho yung buga ng o usok ng sigarilyo. Usok ng naninigarilyo sa ibang tao. Eh, ano ho yung third-hand smoke? Ito ho yung mga residual tobacco smoke pollutants nag-i-stay o nagre-remain sa mga surface and in the dust after cigarette. Yung cigar or yung pipe, yung mga chemicals ho na dumikit sa mga surfaces and materials. Kaya ho, halimbawa ho, may taong chain smoker, tapos siya ho ay naninigarilyo even sa sarili niyang office. Diba? So, araw-araw niyang ginagawa yun. Yung tao hong papasok sa kanyang opisina, amoy na amoy ho yung amoy ng sigaret. Kahit hindi ho siya actual na naninigarilyo. Kasi ho, yung mga ma-e-exposo dito sa third-hand smoke, mai-inhale po nila or mai-ingest nila itong mga harmful chemicals. Dermal exposure, yung mga baby and young children may also absorb toxins through their skin. So, hindi nga lang ho inhalation eh. Pati ho sa skin, pwedeng pumasok yan. Pagka ho sila nakatouch ng contaminated surfaces or objects. And ang third-hand smoke is particularly concerning for infants and young children. Kasi ho sila ang mas may higher susceptibility to toxic chemicals. And ang tendency ho nila, di ba, is to put objects in their mouth. Mahilig ho magsubo ang baby, no? And also, for prevention, kailangan ho natin ang smoke-free environment para ma-reduce ho ang exposure sa third-hand smoke, which can also harm sa mga babies na magkaroon ho ng SIDS. Kailangan ho i-maintain ang smoke-free environment both indoors and
inside the car, makakaprevent po ito ng accumulation ng residual smoke pollutants. Also, cleaning and ventilation. Kailangan po ng regular cleaning ng mga surfaces and proper ventilation. So, before you do supplementation, kailangan po mag-detoxification and blood cleansing program kayo, no? Para malinis po yung basic organ ninyo sa katawan tulad ng colon, liver, gallbladder, kill parasites, and also yung mga chemicals and even the kidneys. And yung blood cleansing naman ho, ayan, lilinisin ho niyan ang blood ninyo. Mahahydrate ho kayo kasi iwa-wash out niya ho lahat ng dumi sa dugo ninyo, no? So, marami ho kasing mga bagay na naipapas it on ho ninyo sa baby. Kaya kailangan ho bago kayo magpuntis, malinis ho ang body ninyo from parasites at yung mga iba pa hong mamamana, yung hika, no? So, kailangan ho malinis, mag-detox kayo bago ho kayo uminom ng mga sustansya or supplementation para ho magkaroon ng healthy baby. At pag nandiyan na ho ang baby, pinagkalooban na ho kayo ng Diyos, ingatan niyo ho na hindi mauwi sa sudden infant death syndrome. Yun ho bang namamatay during pagtulong, no? Wala naman ho kadahil-dahilan, no? So, napaka morbid ho ng ganyang sitwasyon. Traumatize ho lahat sa family, simula sa nanay, tatay, no? At pag-aawayan pa ho yan kung sino ang may kakulangan. Dahil bihira ho ang maniniwala na walang ginawa sa baby, no? Iilan lang po ang nakakaalam, but majority, siguro ho, 95% ng tao, hindi po yan alam, no? So, kaya tandaan niyo ho yung mga preventive measure na pinag-usapan natin, yung tamang posisyon ng bata sa pagtulog, nakatihaya ho dapat, hindi nakatagilid, hindi ho nakadapa. Usually, baby between 1 month hanggang 4 months. And it is more common sa male patient, no? Ibi yung mga numero. Para po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Hello, me, 6433. May I know if D-alpha-tocopherol is toxic to my liver? I have a vascular necrosis, cataract, high blood, and severe calcified left aorta stenosis, allergic rhinitis, and allergy to certain antibiotics. Okay, so ganito po, ano, kayo ho ang gumagawa ng ikaka-problema ninyo, no? Simple lang naman ho ang sinabi ko dyan. Sabi ko, ang dapat ninyong inumin, alpha-L-tocopherol, no? Alpha-D-tocopherol. Pagka ho alpha-D-L, basta ho may L, synthetic. So yun po ang bad kasi, pag synthetic ho, di ho ba ang vitamin E is fat-soluble vitamin? So, oily po yan. The more hong mahihirapan ang liver ninyo para i-metabolize yan. But if it is coming from natural, so syempre ho, madaling i-metabolize ng body natin kasi may memory ho ang ating cells, no? So, sa dami ho ng binanggit ninyong sakit, isa lang naman ho ang dapat ninyong alamin. May L o wala. So, tandaan nyo, pag may L, para hindi nyo makalimutan, lie. So, ibig sabihin, sinungaling. So, ibig sabihin, hindi yun. Kailangan walang L. Hindi ho D-L-tocopherol. D-tocopherol lang po, no? So, walang tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamangka Street, Corner Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner, General Luna Street, and everyday bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. ID, mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-8106169.